Magpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay Lunes, October 24, 2022. Para po sa ika-30 linggo sa karaniwang panahon. Para po sa ating unang pagbasa pagninilay, ito po ay hinango sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso, chapter 4, verses 32 to chapter 5, verse 8. Mga kapatid, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo dahil sa pag-ibig sa atin. Inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalinmuyak na hain ng Diyos. Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang sa inyong usapan ang anumang uri ng pakikiapid, karumihan o pag-iimbot. Gayun din naman ang anumang malaswa o walang kabuluhang usapan at pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Alam ninyo na walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong mapakiapid, mahalay o mapag-imbot, sapagkat ang pag-iimbot ay pagsamba sa Diyos-Diyosa. Huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga gawang iyon, ang Diyos ay napupuot sa mga suwain. Kaya't huwag kayong makikisangkot sa kanila. Dati, nasa kadiliman kayo. Ngunit ngayon, nasa liwanag, sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan. Ang Salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo ng Lunes. Kamusta po ang inyong pagsisimula ng trabaho? Kamusta po ang pagsalubong muli sa panibagong linggong ito? Sadya pong minsan, nung ako po ay nasa corporate world pa o nagtatrabaho, sadyang hindi naiiwasan yung mga kwentuhan, yung mga biruan, yung mga jokes. Parang normal na yan sa opisina. At kapag hindi ka nakisali sa mga tawanan, sa mga biruan, pwede kang masabi na KJ, no? Lalo na kung nakikwentuhan kayo tapos biglang may mananaway, di ba, no? May sasaway at sasabihin, para bang yung conservative na ganung attitude. At doon ay nasasabi natin na KJ mo naman, kwentuhan lang naman, tawanan lang naman. No? Parang ito kasi yung hamon sa atin, no? Sa araw na ito, sa sulat ni San Pablo na minsan, alamin natin yung hangganan, kung hanggang saan tayo makikipagtawanan, kung hanggang saan tayo makikipagbiruan. Kasi yung mga pagbibiro, lalo tigit, no, na hindi na nakakatawa o hindi na nagdadala sa kabutihan, eh, kailangan talaga nating iwasan. No, kung biruan, halimbawa po, no, biruan na bibiruin mo yung dalawang tao na may asawa na pareho o yung isang man lang may asawa na tapos bibiruin nyo na bagay sila at pwede sila may asawa na, so tapos kapag natukso, kapag nahulog, uhusgahan natin unang-una sino ang nag-udyok, no? Minsan maraming ganyan po sa mga kwento sa opisina dahil nga dinaan natin sa tuksuhan, sa biruan hanggang sa nauwi sa totohanan na tuloy, pamilya, may isang pamilya o dalawang pamilya tuloy ang nasisira at lalo tigit, mayroon tayong nadala sa pagkakasala. Siyempre, pananagutan natin yun. So, hindi po masama na makipagkwentuhan, makipagtawanan, no, makipagbiruan. Pero sana, lagyan natin ang hangganan. Hindi pwedeng mawala yung values na natutunan natin at natututunan natin sa pang-araw-araw na pakikinig ng salita ng Diyos, no, sa pagbabasa ng Biblia, sa pagdalo ng misa na hindi natin maisabuhay. Sikapin natin, no. Sikapin natin na hindi maging KJ,
pero at the same time ay hindi tayo makikisakay o makikibahagi sa mga usapan na magdudulot ng pagkakasala sa ating kapwa, lalo na sa ating sarili. So, ito po, no? Sana basahin niyo po ulit para mas makita natin yung konteksto ng paanyaya ni San Pablo. Mahirap po, no? Yung mahirap, parang hindi mo pwedeng gawing joke-joke ang pakikiapid. Hindi mo pwedeng gawing joke-joke yung kahalayan. Ngayon nga, no? Pwede na makasuhan ng isang lalaki kapag nagkaroon ng mga sexual content, yung mga biruan, no? Parang pagiging yung harassment na ganyan na po, no? Meron ng batas. Bago pa nagkaroon ng batas ng tao, meron naman talagang batas ang Diyos tungkol sa pakikiapid, tungkol sa kahalayan, yung pag-iimbot, na nakakalimutan lang natin talagang gawin. Akala natin bago itong batas tungkol sa harassment, no? Verbal harassment, sexual harassment, physical harassment. Pero noon pa man, binigay na ito ng Diyos sa atin bilang gabay para sa ating proteksyon, para sa ating kabanalan, no? Sa ating kabubuti. So, medyo bantayan din natin, no? Maka mamaya extreme na o lumalagpas na tayo sa boundaries natin sa pagbibiro, no? Tungkol sa mga sexual thing, no? Hindi rin healthy, no? Hindi rin po healthy kahit kanino, kung labis-labis na po. Alam naman natin yan kung medyo sobra na o talagang biro lang. Well, siguro minsan kung lumalagpas tayo, hindi na naman kabawasan. Siguro kung tayo po ay promeno na at kung merong na-offend, ay humingi tayo ng tawad para at least matapos natin at walang masyado magdamdam at walang sumama ang loob. Anong sa ganun, maibigay natin at ma-practice din natin yung paghingi ng tawad at pagpapatawad. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo.